And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen, amen. Magandang hapon po sa inyo po lahat. Muli po, nagbabalik po ang atin pong program. At ngayon po ay pagpapatuloy po natin yung atin pong pag-aaral patungkol po sa priesthood of all believers. Maraming salamat po sa Panginoon na muli po tayong nakapag-air ng program po natin, The Baptist Lunch. At ito po ay magbibigay po sa atin ng mga bagay-bagay po patungkol po sa salita ng Diyos na itinuturo po sa atin. At ito po yung pinaniniwalaan ng atin pong simbahan. Ano po? At of course, sa pangunguna po ng ating mahal na Pastor Gil Lorena, ay meron po tayong ganitong klase ng programa to educate yung bawat isa po sa atin para hindi po tayo madaling malito, makonfuse, or madala ng mga bago at mga makabagong lumalabas na mga katuruan sa ngayon na nakakalungkot po na maging yung mga matatagal na sa simbahan ay nadadala pa ng mga bagong katuruan po na ito. Ano po? Yun ay isa kadahilanan na marami po sa mga tumatagal sa simbahan ang hindi po nila pinag-aaralan yung kanilang sariling doktrina, bagkos ang kanilang pinag-aaralan ay yung doktrina ng iba. Hindi po tayo ganun. Alam niyo po, meron po akong isang article na nabasa. I think sa lugar po ng New York po yan, na biglang lumagana po yung mga fake na dollars. O kundi po ako nagkakamali. Ano? Ang ginawa po nung pamunuan doon po sa lugar po na yon, para madali po nilang madistinguish kung ang pera ay fake or genuine, ang ginawa po nila yung mga kapulisan o yung mga nasa authority ay pinag-seminar po nila yon, closed-door seminar, na wala silang ibang gagawin kundi pag-aaralan lamang yung genuine na pera. I mean, yung totoong pera. Sasalatin nila yon, titignan nila yung texture ng papel, aalamin nila yung mga imprenta, as in lahat, bawat detalye ng totoong pera ay aalamin nila para kapag merong dumating na kakaibang pera, alam na agad nila na fake yon. Hindi sila binigyan ng fake na pera, kundi binigyan po sila ng totoong pera para pag may lumabas na fake, alam na agad nila na hindi yung totoo. So ganyan din po sa atin, mga kapatid. Pinag-aaralan po natin dito yung doktrina po ng Biblia at ito po yung ating pinaniniwalaan. At ito po yung ating masusing pinag-aaralan dito para kung sakaling meron pong dumating na fake na katuruan, madali po natin itong makikilala, madali po natin itong masasawata. Ano po? Sapagkat master na po natin at alam na po natin yung totoong katuruan po natin. So ganyan po yung ating pinag-aaralan. Hanggat maaari po, huwag niyong pag-aaralan yung doktrina ng iba. Ang pag-aralan po natin ay yung sarili po natin doktrina. Hindi po tayo responsible sa doktrina ng iba. Responsible po tayo sa sarili nating pinaniniwalaan. Ano po? Bawat isa po sa atin ay magbibigay ng pagsusulit sa Panginoon, hindi po base sa ginawa ng iba or base sa paniniwala ng iba. Tayo po ay magsusulit sa Panginoon base doon sa ating pinaniniwalaan at ayon doon sa ating ginagawa. Kaya mga kapatid, it is very important for us to know yung atin pong doctrine. It is very important for us na malaman po natin kung ano po yung ating tinatayuan bilang Kristiyano, ano po yung ating tinatayuan bilang mga anak ng Diyos, bilang mga, Bible-believing Baptist, ano yung ating tinatayuan. Dapat malaman po natin yan at dapat po nating mabigyang detalye po yan ayon po sa salita ng Diyos. Para yun nga, katulad ng sinasabi ko, hindi po tayo basta-basta madadala ng mga umuusbong na mga bagong doktrina ngayon. Lalo-lalo na po na marami po sa atin ngayon or ang form of communication ngayon is through social media. At napakarami pong mga lumalabas sa social media na mga kakaibang katuruan. Ano po? At talagang hinahanapan po nila, syempre mga ano yan eh, kumikita sila dyan. So hindi nila pwedeng gayahin yan na eksaktong-eksakto. Kaya yung iba, tinutwist nila ng konti.
Pero ang akala nila konti lang ang pagtutwist. Pero ang hindi nila alam, yung konting pagtutwist na yan ay magkakaroon ng napakalaking pagbabago. Remember what the Bible says, a little leaveneth the whole lump. Yung konting yeast, yung konting pampaalsa ay kaya niyang paalsahin yung buong napakaraming magiging tinapay. Kaya nga napaka seryoso po nitong mga bagay na ito, at sana po ay maging aral po sa atin bilang mga Kristiyano na huwag po nating babaliwalain yun pong doktrina po natin, sapagkat eto po yan eh, kung ano ang iyong doktrina, yaan din po ang uri ng iyong pamumuhay. Pag mali ang iyong doktrina, mali ang iyong pinaniniwalaan, mali rin ang takbo ng iyong buhay. You see? Kaya napaka-importante po ng pag-aaral pagdating po sa doctrine, pagdating po sa katuruan ng Biblia. Napaka-importante po yan. Hindi lamang po basta't puro Christian living. Kinakailangan ang Christian living ay meron pong basihan. Meron pong principle na pinagbabasihan yung atin pong Christian living. For example, hindi ka naninigarilyo. Bakit ayaw mong manigarilyo? Anong katuruan behind ng pagtanggi mo sa sigarilyo? Bakit hindi ka naglalasing or umiinom ng alak? Ano ang katuruan behind that? Bakit naniniwala ka na si Kristo ay Diyos? Bakit naniniwala ka na the Baptist Church is the true church that Jesus Christ built? So merong mga katuruan behind that principles or behind that doctrine na sinasabi po ng Biblia na yun po yung dapat nating malalaman para po hindi tayo basta-basta maluloko ng iba. At hindi po tayo magiging katulad po ng iba na kung ano yung uso, nandoon sila, kapag laos na yon, lilipat na naman sa iba, maghahapping lang kung saan-saan lang mapupunta. Remember, inconsistency will always leads us to nothing. Inconsistency will always leads us to zero. Ano po, wala po tayong matatapos kapag inconsistent po tayo sa mga bagay-bagay na atin pong ginagawa. And so we as Christians, as a child of God, kinakailangan meron po tayong paninindigan. At salamat sa Panginoon, kung ikaw ay nakabase sa salita ng Diyos, you are standing on the solid rock. Magigiba na ang lahat at ang mga nakapaligid sa iyo, pero salamat sa Panginoon, if you are standing firm on a solid rock, hindi ka babagsak. Ha? Maaring ikaw ay matumba, pero tatayo ka uli. And at the end, pagdating sa dulo, nakatayo ka pa rin. You see? Yan po yung kagandahan po sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. Okay, so napag-aralan po natin, nandun na po tayo sa priesthood of all believers, at naputol po yun dahil nga po binigyan natin ng pansin yun pong human tradition na tinatawag po nating penitensya. At sana naman, ano po, ay wala sa inyo, lalo na kung kayo po ay miyembro ng Christian Bible Baptist Church, Port Bonifacio, sana naman ay walang nagpapako sa inyo. Ano? Maaaring yung iba siguro na aksidenteng napako kasi napako yung kanyang daliri habang nag-aayos ng bahay. Pero sana naman ay walang nagpapako sa inyo sa krus. Sana naman ay walang gumamit sa inyo ng tinatawag na flagellation. Ano? Sana naman walang gumawa ng self-whipping. Sana naman ay walang naglakad sa inyo na nakapaa mula dito hanggang Antipolo. O sana naman ay walang gumawa sa inyo na naglakad ng nakaluhod. Simula doon sa pintuan ng simbahan hanggang doon sa altar ng simbahan. You see, sana naman ay wala po sa inyo na pagdating ng Linggo na sinasabi nilang Pasko ng pagkabuhay ay sumalubong din. Katulad daw ng ginawa ni Marias o ng tatlong Maria na sinalubong ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Pero pagkatapos ng salubong, naligo sa dagat. So, di ba? Ganyan yung madalas na nangyayari. Or yung iba naman, habang nagsasalubong, naghahanap ng itlog. Sana naman walang gumawa ng ganyan, yung mga Easter egg. Kasi gawain ko po yan noon eh. Nung maliit pa ako, sa simbahan namin, pag Pasko ng pagkabuhay, maghahanap ng mga itlog. Kasi bawat kulay noon, merong simbolo, merong katapat na halaga. Sana wala naman pong gumawa sa inyo ng ganyan. Ano po? So, pinutol natin saglit yung pag-aaral po natin about
the priesthood of all believers, pero nakaisang episode na po tayo doon. Pero yun nga, para lamang po bigyan lang daan na meron tayong kaalaman patungkol po doon sa mga nangyayaring human tradition, hindi lamang dito sa ating bansa, maging sa ibang mga bansa, yung tinatawag po na penitensya. Again, inuulit ko, ang Panginoong Jesucristo po ay isang beses lamang namatay at hindi na po yan mauulit. Siya po ay muling babalik, pero hindi po para magbayad ng ating kasalanan, kundi si Kristo po ay muling babalik as King of Kings and Lord of Lords to establish the millennial kingdom. Okay? So, I hope na nakukuha nyo po yan, naintindihan nyo po yan. So, ito po yung episode 2 ng atin pong pag-aaral patungkol po sa priesthood of all believers. At bibigyan po natin ng pansin yung pag-aaral natin last week, para po, baka nakalimutan nyo na po, ano po, yung pag-aaral po natin na yan. May babasahin lamang po ako dito po sa Revelation. This is Revelation chapter 1, this is actually a privilege para po sa mga anak ng Diyos. In Revelation chapter 1, verses 5 and 6, ito po yung sinasabi po ng Biblia. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood, and hath made us kings and priests unto God and his Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. Now, pansinin niyo po yung sinabi po ng verse number 6, na sabi po dito, sa biyaya po ng Panginoon kay Jesus Christ, sabi ng Biblia, Jesus Christ made us kings and priests unto God. Ginawa po tayong priests unto God. Ginawa po tayong kings unto God. At yan po yung pinag-aaralan natin. Katulad po na sinabi ko sa inyo, it's always a privilege para po makapaglingkod sa Panginoon. Hindi po lahat ng tao ay binigyan ng karapatan o binigyan po ng pribilehyo na makapaglingkod sa Diyos. Could you just imagine, mga kapatid, we are unworthy of all the blessings of God, pero ginawa tayo, sabi ng Biblia, God or Christ made us kings and priests unto God. Kaya nga po, sa pag-aaral natin noong nakaraan, ang sabi po ng Biblia, we are a holy priesthood. We are a royal priesthood. Ano po? Now, babalikan po natin yung atin pong pag-aaral in 1 Peter chapter 2, verse number 9. Ito po yung sinabi po ng Biblia. Binasa na po natin ito noong mga nakaraan. But ye are a chosen generation, a royal priesthood. You see, yan po yung kalagayan natin. Again, pag binanggit po yung tinatawag na royal, it means a monarch. Royalty, it means with authority. Someone or something that is in authority. So sa madaling salita po, yung priesthood po natin ay para po sa mga kings or para doon sa mga may authority. Okay, yan po yung, ganyan po tayo tinrato ng Diyos bilang kanyang mga anak. And by the way, mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, alam nyo po, sa Israel, pag ikaw po ay priest, napakataas po ng pagtingin at respeto ng mga Israelites sa kanilang mga priests. Kaya nga po yan ang sinamantala ng mga Sadducees. Sapagkat nasa kanila po yung priesthood, ano po, at yung mga Pharisees, dahil nasa kanila yan, sinamantala po nila yan. Dahil nirirespeto po sila ng mga tao, ang gusto nila ay lumalakad sila doon sa mga marketplace para batiin ang tao. At ang mahirap nito, sinamantala nila yung mga tao na dahil yung mga tao ay nagbibigay, kinukurap nila yung binibigay ng tao. Of course, hindi maayos na priest po yun. Okay? Pero dito ang sabi ng Biblia, look at the privilege. God made us a royal priesthood. We are chosen to be a royal priesthood. We are chosen to be a priest unto God. You see, ganyan po yung atin pong kalagayan sa harapan ng Diyos bilang mga tao na tinubos ng Panginoon mula sa kabayaran ng kasalanan. Okay, now, ano ba ang trabaho ng mga priest, by the way? What are the roles ng mga priest
sa Biblia, ano-ano yung mga nararapat na gagawin ng isang priest kapag ikaw ay naitalaga. And by the way, ganito po yan mga kapatid. Lahat po ng priest ay nanggagaling po sa tribe ni Levi. Okay, di ba? Meron pong 12 tribes yan, 12 tribes of Israel. At ang isang tribe po dyan ay mga yung tribes po ni Levi or mga naging Levites na sila po yung naka-assign as temple worker. At mula po dyan sa mga Levites, dyan po kumukuha ng priest. At mula sa mga priest, dyan po kumukuha ng high priest. Okay, so I hope naiintindihan nyo po. Now, ano po ang role ng priest? Ano ang role, authority, trabaho ng priest as far as the Bible is concerned, especially in the Old Testament or maybe in the New Testament? Ayon po dito sa Hebrews chapter 5, verse number 1, ano po, priests are ordained by God to offer sacrifices. Now, para saan ba yung sacrifices? Ang sacrifices po is to please God. Ang Diyos po ay nagre-require ng sacrifice para po sila ay ma-atone or para ma-please nila ang Diyos. Especially in the Old Testament. Ano po? So halimbawa, ako po ay merong kasalanan. So meron pong nararapat na sacrifice para sa aking kasalanan. At hindi po ako ang mag-aalay noon. Ibibigay ko po yun sa priest. Okay? Or ibibigay ko po yan doon sa mga Levites. Now, dito po, tignan nyo po sa verse number 5 ng Hebrew, verse number 1 ng Hebrews chapter 5. Ang sabi po ng Biblia, "For every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to God that he may offer both gifts and sacrifices for sins." Now, sabi ng Biblia, bawat high priest ay kinuha ng Panginoon among men, mula doon sa mga men. Sino yung mga men na ito? Ito po yung mga Levites, mga tribe ng Levites. So, a high priest was taken from among the Levites, among men, para ano? Ordained para sa tao pertaining sa mga bagay patungkol sa Diyos. Sa madaling salita, ang high priest is a person na kinuha mula or a human being mula doon sa mga tao, kinuha siya para siya ngayon ay maglilingkod sa Diyos o maglilingkod sa tao patungkol sa Diyos. Nasusundan niyo po? Ano po ang klase ng paglilingkod na gagawin po nitong priest? He will offer both gifts and sacrifices for sins. Sa Israel po, once a year, ang high priest ay pumapasok po doon sa tinatawag na Holy of Holies. At ang tawag po sa event na yan is Yom Kippur or the Day of Atonement. This is the most or holiest event or holiest feast sa Israel, Yom Kippur. Sapagkat dito po sa Yom Kippur, ang priest po ay papasok sa Holy of Holies at mag-aalay po ng hayop for the atonement of the sins of Israel. Okay? So yung iaalay niyang hayop doon sa Holy of Holies, yan po ay para sa pangkalahatan, a national sin of Israel. Pag tinanggap po yan ng Panginoon, ang buong Israel po ay absuelto na sa Diyos. Na-atone na yung kanyang kasalanan. Ibig sabihin na cover na yung kanyang kasalanan. So ganyan po ang trabaho ng priest. Priests are ordained by God to offer sacrifices, both gifts, or sabihin na natin yung gifts dito is offering. Okay? Both gifts and sacrifices. Ang gumagawa niyan ay ang priest. Sapagkat remember kung ano po ang priest, siya po ay tao na kinuha mula sa mga tao upang maglingkod sa mga tao pertaining to God. Okay? Yan po ang trabaho po ng priest. Okay? Next. Sabi po dito sa Leviticus chapter 10 verse number 11. Pangalawa po na trabaho po ng priest.
A priest is a human being ordained by God to teach the law. In the Old Testament, yung tinutukoy po ditong law ay yun pong mga Levitical law at kasama po dyan yung mga specific and moral law. Civil law, moral law, at saka yung tinatawag po nila na mga ceremonial law, yung mga ganyan, di ba? Tatlong klase po yan ng mga batas. Okay, so moral law, civil law, and ceremonial law. Ang priest po ang meron pong task para magturo po ng law. Now, ayon po sa mga Hudyo, ay meron pong 613 specific laws. 613. So it is a mandate, it is the tasking ng priest para ituro po yan sa mga tao. Kaya nga po, ang mga Levites, sila po ay dinistribute sa bawat tribo para maturuan po nila yung bawat tribo. I mean, 12 tribes po yun. Okay? Ano po sabi sa Leviticus 10:11? Sabi ng Biblia, "And that ye," ang tinutukoy po dyan yung mga priest, "and that ye may teach the children of Israel all the statutes which the Lord had spoken unto them by the hand of Moses." You see, sinakita nyo po, isa sa mga trabaho ng priest is to teach the law. Yung una is to offer sacrifices for sin. Okay, tandaan nyo ha. Anong trabaho ng mga priest? To offer, number one is to offer sacrifices. Pangalawa, to teach the law. Okay. Jeremiah chapter 18, verse number 18. Ano sabi po ng Biblia? "Then said they, come and let us devise devices against Jeremiah. For the law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come and let us smite him with a tongue, and let us not give heed to any of his words." Now, ganito po yung pangyayari niyan. Ang pangyayari po niyan, ang Panginoon po ay nagalit sa mga priest. Bakit? Sapagkat yung mga priest, hindi po niya ginagampanan. Nung panahon po ni Jeremiah, hindi po nila ginagampanan yung kanilang trabaho. Ano yung trabahong tinutukoy po dito? That they should teach the people about the law. Bagkos ang mga priest pa, yung unang-unang nagba-violate ng law. Kaya ngayon, inutusan ng Panginoon si Jeremiah na sabihin mo yan sa mga tao. Yung mga priest, wala na yung law sa kanila. Hindi na sila nagtuturo ng law. Yung mga religious leaders, hindi na sila tumatalima doon sa aking kautusan. So yung mga tao ngayon na nakapakinig sa preaching ni Jeremiah, nagalit sila ngayon kay Jeremiah. At eto nga yung kanilang sinabi. Ang sabi nila kay Jeremiah, ipakita natin kay Jeremiah na ang law ay hindi pa rin nagpe-perish sa mga priest. Ang counsel ay nasa wise pa rin, ang salita ng Diyos ay nasa prophet pa rin. Sapagkat gusto nilang kalabanin si Jeremiah. Now, ano po yung makikita natin dito? That one of the responsibility of the priest is to teach the law. Okay? Kinakailangan ma-educate ng priest yung mga tao patungkol sa law. Kaya nga po nagagalit ang Panginoon kapag yung priest or sino man na mga religious leader sa Israel ay hindi po sila nagtuturo about the law. Okay? So, kaya napakalaking responsibility po ng priest. Sapagkat sila po yung aasahan ng mga tao na ipalaganap o ituro sa kanila, i-remind sila about the law. At isa pong paraan ng kanilang pagtuturo about the law is their testimony. Na ipakita sa mga tao kung ano ang klase ng buhay under the law. Pero yun nga, nag-failed po sila doon. Nung kapanahunan ni Jeremiah, hindi po nila naipakita yung totoong buhay which is under the law. Hindi po nila naipakita, hindi nila naituro kung ano ang nararapat, kung paano susundin yung batas ng Panginoon. Kaya nagalit sa kanila ang Panginoon. And so, Jeremiah was sent by God to proclaim the truth. Sapagkat yung mga priest ay wala na. Hindi na sila nagpuproklama ng katotohanan.
Okay? So number one, na trabaho ng role ng priest is to offer sacrifices. Number two is to teach the law. Number three, okay, priests are ordained by God to determine whether a person was sick or healthy. Parang doktor, ano? Pero mga kapatid, gusto ko lamang pong ipaalala sa inyo na during the Old Testament, ang sakit ng physical illness, mga kapatid, meron po silang paniniwala na kaya ang taong ito ay may sakit physical sapagkat meron po siyang kasalanan. Ganyan po ang prinsipyo nila in the Old Testament. Na ang sanhi kung bakit ang isang tao ay meron physical ailment sapagkat meron po siyang kasalanan. So ang karamdaman sa kanila pong tradisyon, sa kanilang paniniwala, ang physical na karamdaman ay consequences po ng kanilang kasalanan. Kaya nga po, since na ang punot dulo pa rin ay kasalanan, ang kailangan pa rin ay ang priest. Okay, so I hope nasusundan niyo po ako. Now, ang sabi po ng Biblia po dito, verse number 3 ng Leviticus chapter 13. Leviticus chapter 13, verse number 3, ang sabi ng Biblia, "And the priest shall look on the plague in the skin of the flesh. And when the hair of the plague is turned white, and the plague in sight be deeper than the skin of his flesh, it is a plague of leprosy. And the priest shall look on him and pronounce him unclean." So ang titingin po, kapag ang isang tao po ay merong mga skin diseases, ang unang-unang pupuntahan po ng tao ay ang priest. Not a physician, but a priest. Okay? So pupunta po siya doon sa priest at ipapakita po sa priest yung kanyang skin, yung kanyang balat. At ayon po sa description ng Biblia, kapag napatunayan po na yung kanyang skin disease ay leprosy or ketong, ang priest po ang merong karapatan na magdeklarang, "You are unhealthy, you are unfit, you are sick." Okay, nakukuha niyo po. Same thing, vice versa, ang priest din po ang pwedeng mag-pronounce na siya ay fit to work na. Siya rin po ang pwedeng mag-pronounce na okay na, magaling ka na from leprosy. Okay, nasusundan nyo. So, isa sa mga role ng priest ay para mag-pronounce kung ang isang tao na ito ay sick or healthy. Oh, galing, ano? Talagang matindi ang role ng priest sa kanila. Deuteronomy chapter 33 in verse number 10. Okay, ito yung pinaka-summary ng trabaho ng priest. "They," or yung priest, oh, yung priest mismo, "they shall teach Jacob thy judgment and Israel thy law." Ito yung sinasabi ko kanina, na the priest was ordained by God to teach the people about the law. Okay? "And they shall put incense before thee." Ito po ay yung incense ay is associated with prayers. Sa madaling salita, kung ang in the Old Testament, ang nananalangin para sa mga tao ay ang priest. Lumalapit sila sa priest para ilapit sila ng priest sa Diyos. And then ano pa? "And whole burnt sacrifice upon thine altar." So sa madaling salita, ang priest din ang inatasan ng Panginoon para kunin yung mga sacrifices ng mga tao upang ang mga tao ay mapatawad sa kanilang kasalanan. Lahat ng pinag-aralan natin, yung point number one, point number two, point number three about the role of a priest in the Bible, nakasummarize po yan dito sa Deuteronomy chapter 33 in verse number 10. Okay? So yan po yung role ng priest. Now kung titingnan nyo po mga kapatid, lahat ng role na yan ng priest ay nasa mga Kristiyano. Napansin nyo ba? Lahat yan ay nasa mga Kristiyano at yan ay pribilehiyo ng bawat anak ng Diyos. Okay, now tignan po natin mga kapatid.
Sa pinag-aralan natin last week, each believer has equal standing before God. Bawat isa sa atin, pantay-pantay, napag-aralan po natin yan. Matthew chapter 18 verse number 4, nakuha na rin po natin. Luke chapter 22 verse 26, natalakay po natin yan noong nakaraan. And then Galatians 3:28, ibig sabihin, wala nang alipin or free, male or female. Lahat po tayo sa harapan ng Diyos ay pare-pares po tayo, pantay-pantay po tayo. Okay? So nakuha na po natin yan na last week. In Romans chapter 10 verse number 12, makikita po natin dito, there is no difference between a Jew and a Gentile or a Greek, sapagkat lahat tayo ay pantay-pantay. Okay, now ano po yung tinutukoy ko po dito na lahat po nung tatlong role na yan ng priest ay privilege po ng mga Kristiyano. Tingnan nyo po, now we can offer sacrifices unto God. You can offer sacrifices unto God, hindi para sa panlinis ng iyong kasalanan, kundi para sa gawain ng Panginoon by means of your tithes and your offering. You see? Now, wala na pong sacrifices for sin. Napag-aralan na po natin yan. Kung naalala nyo po yung episode natin patungkol sa penitensya, there is no more sacrifice for sin. Sapagkat tinapos na po yan ng Panginoon Jesucristo when Jesus Christ said, it is finished. So tapos na po yan. Pero ngayon tayo, bilang mga anak ng Diyos, we can offer sacrifice unto God. Sa pamamagitan ng ating money, sa pamamagitan ng ating time, sa pamamagitan ng ating buhay. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Naalala niyo yan? You can offer a sacrifice sa Panginoon. Hindi mo na kinakailangan na tumawag pa ng priest para siyang mag-offer ng sacrifice para sa'yo. No, ikaw na mismo, tayo na mismo, since we are believers in Christ, since na tayo po'y mga anak ng Diyos, and we are priests unto God, we can offer our own sacrifice. At si Paul, ayon sa Book of Romans, sinasabi ni Paul that the best sacrifice na may offer natin sa Panginoon ay yung sarili nating buhay. You can offer your life. Naalala ko merong, it's an old illustration, mga kapatid eh. Ano po? It is an old illustration na narinig ko na po, I think, sa mga preachers na narinig ko, mga naunang mga preachers po, na during the offering time, giving of, so nag-preach yung pastor sa isang church, and then offering time na, ang kanilang ginagawa, kapag offering, meron silang offering plate. At doon sa offering plate, yung pagkatapos pong makolekta yung mga offering, inilalagay po doon sa altar. Yung lahat ng offering. Ganyan po yung kanilang sistema. So kukunin ng mga ushers yung kanilang mga yung offering ng mga tao, ilalagay doon sa offering plate, and then pagkatapos po makuha lahat ng mga offering and tithes ng mga tao, yung usher po, merong isang usher na magdadala ng offering doon po sa pulpit or doon sa stage or doon sa altar. Ganyan po yung kanilang sistema. So merong isang pagkakataon na pagkatapos pong mag-preach ng pastor, and then nagbigay na po ng mga offering, nagbigay na po ng mga tithes and offering yung mga tao. Meron pong isang bata na doon sa offering plate, doon po siya tumapak. Na nandoon po siya sa altar, nandoon po siya sa harap, nandoon siya sa harap ng pulpit, tinapakan niya yung offering plate. Sabi ng pastor, son, bakit ganyan ang ginawa mo? Offering yan para sa Panginoon, bakit mo tinatapakan niyang yung offering plate? Sabi ng bata, pastor, wala po akong pera. Wala akong skills. Wala akong kayamanan na pwedeng i-offer sa Panginoon. Kaya po yung sarili ko na po yung aking in-offer. Inilagay niya yung kanyang sarili doon sa offering plate. Naunawaan niyo mga kapatid, now maaari na wala tayong maibigay na pananalapi, but you can offer your life. And that is the best sacrifice and the best offering na maibibigay po natin sa Panginoon. Yung atin pong buhay. Sabi ni Paul, which is your reasonable service.
You see, sabi po ng Biblia, kaya nga sabi ni Paul, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present, ye offer, ye sacrifice yourselves as a living sacrifice. Hindi po sinabi ni Paul doon as a dead sacrifice. No, a living sacrifice. Ibig sabihin, alam ni Paul na hanggat ang tao ay nabubuhay, may kalakasan, may hininga, kapag ibinigay niya yan sa Panginoon, may magagawa siya sa Diyos. May magagawa siya para sa gawain ng Panginoon. And that is the best sacrifice na pwede niyang i-offer sa Panginoon. The least, sabi nga nung marami mga pastors, the least that we can offer to God is money. That's the least na pwede nating i-offer sa Panginoon. Pero mga kapatid, pwede nating i-offer yung ating buhay as a living sacrifice, which is our reasonable service. Sabi po ng Bible. So hindi na natin kinakailangan dito na tumawag pa ng priest or pumunta doon sa priest para doon natin ibigay yung ating offering para sa Panginoon. Hindi na. You as a child of God, me as a child of God can offer something for God for our reasonable service. Okay? Now, tignan po natin yung number 2 po dito. So nakita po natin na yung priest po ay equal po tayo. Bawat isa po sa atin ay equal sa harapan ng Diyos. Okay. Number 2. Each believer must stand before God in relationship to his own life and conduct. Ibig sabihin, you are accountable to your own action. Okay? Now, in the Old Testament, in Numbers chapter 15, verse number 24 hanggang verse number 29, and sabi po, verse number 24, sabi ng Biblia, then it shall be, if oath be committed by ignorance, without knowledge of the congregation, that all the congregation shall offer one young bullock for a burnt offering, for a sweet savor unto the Lord, with his meat offering and his drink offering, according to the manner, and one kid of the goats for a sin offering. Verse number 25. And the priests shall make an atonement for all the congregation of the children of Israel, and it shall be forgiven them, for it is ignorance. And they shall bring their offering, a sacrifice made by fire unto the Lord, and their sin offering before the Lord for their ignorance. Okay, verse number 26. And it shall be forgiven all the congregation of the children of Israel, and the stranger that sojourneth among them, seeing all the people were in ignorance. Okay, so makikita po natin dito, tuloy po natin, verse number 27. And if any soul sin through ignorance, then he shall bring a she-goat of the first year of a sin offering. Verse 28. And the priest shall make an atonement for the soul that sinneth ignorantly, when he sinneth by ignorance before the Lord, to make an atonement for him, and it shall be forgiven him. Now, ano po yung sinasabi po dito, mga kapatid? In the Old Testament, bago patawarin ng Diyos ang kasalanan ng isang tao, kinakailangan niya na mag-offer ng isang sacrifice. At hindi po pwede na ang isang tao ay mag-o-offer siya ng sacrifice kung hindi naman siya priest. Sapagkat ang priest lamang ang merong karapatan na mag-offer ng sacrifice. So ang gagawin po ng isang tao na yan ay lalapit po siya sa priest upang yung priest ang mag-o-offer ng sacrifice para doon sa tao na yon, upang yung tao na yon ay patawarin ng Diyos. Ganon din po para sa kasalanan ng buong Israel. Kaya nga po, hanggat nandyan po yung templo, meron pong pag-asa ang mga Hudyo na sila po ay mapapatawad sa kanilang mga kasalanan, sapagkat diyan po ang simbolo na kung saan diyan po kakatayin at i-offer yun pong kanilang mga alay para sa Panginoon. Sapagkat nandiyan po yung mga priest. Pero mga kapatid,
Makita nyo po sa atin po ngayon, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos. Hindi mo na ngayon kinakatulad ng binanggit ko sa inyo kanina, hindi mo na ngayon kinakailangan na tumawag pa ng priest para mapatawad yung iyong kasalanan. Sapagkat ang relationship natin sa Diyos ay personal. Each believer must stand before God in relationship to his own life and conduct. You are accountable to your own action. Okay? Tignan po natin. Romans chapter 14 verse number 12. So then, every one of us, take note, every one of us shall give account of himself to God. Shall give account of himself. Siya mismo ang mananagot sa harapan ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, hindi po tayo naniniwala sa confessional box. Alam niyo po yung tinutukoy kong confessional box, di ba? Kayong mga nakaranas ng First Communion, naranasan niyo yan. Na kinakailangan pumunta ka sa isang pare at doon mo iku-confess yung iyong kasalanan. At yung pare ang magsasabi sa iyo at sasabihin sa iyo ng pare, okay, dahil ganyan ang iyong kasalanan at ikaw ay nagnakaw ka ng mangga pero hindi mo nilagyan ng bagoong. Dahil ganyan ang iyong kasalanan, manalangin ka ng 10 ganito, 5 ganyan, at 10 ganito. Pagkatapos noon, you are proclaimed, okay. No, hindi po ganyan, mga kapatid. Remember what the Bible says in 1 John chapter 1, verse number 9. If we shall confess our personal sins, He is faithful and just para patawarin tayo at linisin tayo mula sa ating mga karumihan. Which means, ikaw mismo, personally, ay pwede kang lumapit sa harapan ng Diyos, of course, by the name of the Lord Jesus Christ, para ihingi mo ng tawad ang iyong personal na kasalanan. So wala na, hindi na mag-o-offer pa ng, di ba, ang trabaho ng priest ay mag-offer ng mga hayop para sa kasalanan ng iba. Pero sinabi ng Biblia, yung offering for sin ay tapos na. There is no more sacrifice for sin. Tapos na yung pagsasacrifice for sin. Tinapos na po ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Which means tayo ngayon ay pwede nang makalapit. We can come boldly unto God sa trono ng Panginoon, sa throne of grace ng Panginoon. At tayo ngayon ay patatawarin ng Panginoon, lilinisin tayo ng Panginoon mula sa ating karumihan kung tayo po ay magkukonfess ng sarili nating kasalanan. Which means, we as believer can offer up a spiritual sacrifices for our own sin. Nakatulad ng role ng isang priest. Diba? Ang role ng priest in the Old Testament is to offer sacrifices for the sin of the people. Yun po ang kanilang ordination. God ordained them to offer sacrifices for sin. Oh, pero ngayon tayo bilang mga anak ng Diyos, we can offer up sacrifices para din po sa atin. Sinabi ni Pablo, we can offer ourselves. A living testimony, a reasonable service. 'Di ba? So a living sacrifice, I mean. So sinabi ni Pablo 'yan. And then kung ang i-offer natin na sacrifice for our sin, hindi na natin kinakailangan lumapit sa priest. Sapagkat ang sabi ng Biblia, sabi pa rin ni Pablo sa Book of Romans, bawat isa ay accountable tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga ginawang pagkakamali. The soul that sinneth, it shall die. Oh. Hindi mo na kinakailangan lumapit pa kung kani-kaninong padrino. Ikaw na mismo ang lumuhod at tumawag sa Panginoon na tumingi ka ng tawad sa Panginoon sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Di ba? Wala pong ibang mediator maliban na po sa Panginoong Hesukristo. There is no
I mean, human mediator. I'm talking about human, yung katulad natin na tao. Para mag-mediate sa atin. At saka sa Diyos. Wala na pong ganyan. Lalo na po, mga kapatid, wala pong mediatrix. Meron sigurong matrix, ano? Pero wala pong mediatrix. Nasabi nila, yung tao ay meron pang tagapamagitan between man and Jesus Christ. Matindi, ano? Merong tagapamagitan between man and Jesus Christ. At si Jesus Christ ang tagapamagitan between man and God. Matindi, no? Bawat ang daming station. Ang daming station eh. Oh. Hindi po tayo naniniwala sa mediatrix. Ang mediatrix po ay babae, pero hindi po tayo naniniwala diyan. Okay, wala po tayong pinaniniwalaan na mediatrix. There is only one mediator, not mediatrix, but mediator. And that is the man Christ Jesus. There is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Wala na pong iba. Wala na pong mediator or mediatrix between man and Christ. Wala na pong ganyan. Wala pong binabanggit ang Biblia na ganyan. It's only man and God. At ang mediator ay si Kristo. Okay? So, just like the priests in the Old Testament, they can offer up sacrifices for the sins of the people. Pero tayo ngayon, bilang mga anak ng Diyos, we can offer up yung atin pong sarili para maging sacrifice sa gawain ng Panginoon. A living sacrifice, a reasonable service, sabi po ng Bible. At kung sakali man na meron tayong pagkakamali, hindi mo na kinakailangan tawagin pa si kung sino-sinong padrino para siya yung magpapatawad sa iyo ng iyong kasalanan. No, hindi. Wala pong ganyan. Remember, in the New Testament, walang pwedeng makapagpatawad ng kasalanan ng tao maliban na sa Diyos. Kaya nga po, inaccuse nila si Jesus Christ na blasphemer, di ba? Nung sinaalala nyo ba yan, sinabi ni Jesus Christ doon sa isang pilay, take up thy bed, thy sins, and you are forgiven. Thy sins are forgiven. Sabi ng mga tao, pambira itong tao na ito. Sino ba ito para magpatawad ng kasalanan? Wala namang pwede magpatawad ng kasalanan, maliban lang sa Diyos. And that is true. Walang ibang pwede magpatawad ng kasalanan, maliban na sa Diyos. Kaya nga, kung iku-confess mo yung iyong kasalanan doon sa isang tao na wala ka namang kasalanan sa kanya, tapos siya yung magdideklara sa'yo na okay ka na, absuelto na, bili ka na lang ng bagoong, hati tayo sa mangga. Hindi po pwede po yun, mga kapatid. You see, hindi po pwede yun, mga kapatid. Ako, pwede ako mag-confess ng aking kasalanan kay Sir Christian kung personal po ako na nagkasala kay Sir Christian. Hihingi ako ng sorry, hihingi ako ng tawad. Of course, hihingi ako ng tawad sa Diyos. Pero hihingi rin po ako ng tawad sa Kanya kasi personal ako nagkasala sa Kanya. Pero kung si Sir Christian ay wala pong kinalaman doon sa aking kasalanan, ba't ako lalapit dyan? Oh, wala naman siyang kinalaman sa kasalanan ko eh. Tapos siya ang magsasabi sa akin, ganitong gagawin mo ha, ganito, ganyan gagawin mo para maabsuelto ka sa kasalanan mo. Hindi pwede. Well, pwede siyang magbigay ng advice sa akin. Pwede yon na magbibigay siya ng advice. Pero hindi siya ang magdideklara na okay na ako sa Diyos. Katulad ng sa Old Testament, ang priest ang nagdideclare kung ang tao na ito ay clean or unclean. Sick or healthy. Sa Old Testament yon. Pero sa New Testament, hindi po ganon. Okay? Diyos lamang ang pwedeng mag-declare sa atin na okay na to. Diyos lang ang pwede magsabi. Kaya pag ako nagkasala, lalapit ako sa Diyos. In the name of Christ. Kung ako man ay nagkasala kay Sir Christian, personal na relationship namin yon, lalapit ako kay Sir Christian, ihingi ako ng sorry. Pero kung again, kung wala namang kinalaman si Christian sa aking kasalanan, huwag na siya makisawsaw. Di ba? Ganun lang po yun, mga kapatid.
Ano po? So, kaya hindi na po tayo lumalapit. Kaya siguro yung iba nagtataka, bakit dyan sa simbahan nyo walang confessional box? Kalain mo yan. Oh. Confession, anong gagawin mo sa dito? Welcome dito yung mga balikbayan box. Oh, soft box. Yan. Meron kami dalawa soft box namin dito. Pero yung mga confessional box, hindi po. Wala pong ganyan. Ano po? Mag-confess ka ng iyong kasalanan sa Diyos. Humingi ka ng tawad sa Diyos. You can directly approach the throne of grace sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Kung may personal kang pagkakasala sa isang tao, lumapit ka sa kanya at humingi ka ng tawad. Pero kung wala naman siyang kinalaman sa iyong kasalanan, wag mo na siyang idamay. Okay? Wag mo na siyang idamay. Now, again, marami pa po ito, pero inabot na po tayo ng atin pong oras. I hope na meron kayo natutunan sa atin pong pag-aaral po ngayon. Tandaan nyo po, okay? Tandaan nyo po, bawat isa po sa atin bilang mga anak ng Diyos, tayo po ngayon ay priest and kings unto God. A royal priesthood, a holy priesthood unto God. Yan po yung sabi ng Biblia. We can offer up sacrifices at tayo rin naman ay pwedeng lumapit sa direkta sa Panginoon, sa trono ng Panginoon, of course, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Hindi sa pangalan ng kung sino-sino pang mga nilalang o tao, kundi sa pangalan lamang ni Kristo. Okay, so I hope na meron kayo natutunan sa atin pong pag-aaral ngayon pong hapon. Muli po, nagpapasalamat po bawat isa po sa amin, ang staff ng The Baptist Lands at sa ngalan po ng ating mahal na pastor. Muli kami nagpapasalamat po sa inyo sa patuloy nyo po na pagsubaybay sa atin pong mga programa. Mamaya ay abangan nyo po yung atin pong another program, yung Staying Alive, Team Focus, Young People. Isama nyo po inyong mga magulang, mag-tune in po kayo. Kung hindi man kayo makapunta po dito, mag-tune in kayo sa atin pong live streaming program para sabay-sabay po tayo matututo para po sa salita ng Diyos. Okay? Revival, mamaya may revival ano, sa Cavite. 13 Martires. Ayan, meron din pong revival. Ipanalangin po natin yung pong revival doon po sa CBBC 13 Martires. Ano po, ipanalangin po natin yan. At may mga kasamahan po tayo na nagpunta na po doon para po tumulong mag-soul winning. Evangelistic revival po yun. At ipanalangin po natin si Sir Jeder Landicio na siya po yung pinagkatiwalaan po doon. Okay? Okay, so maraming ang ano natin ay pick pala. Akala ko kung ano eh. Akala ko nagkukumpisal si Ponching sa akin eh. Anyway, so maraming salamat po sa inyo at patuloy po tayo sa atin pong paglagong espiritual. Maraming salamat. God bless you and stay safe. It gets sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. Falling in love with Him over and over and over and over again. When I first fell in love with Jesus and I gave Him all my heart, and I thought that I couldn't love Him more than I did right at the start. But as I look back over the mountains and the valleys where we've been, and He makes me know I love Him more, so much than I did then. And I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. And He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. Falling in love with Him over and over and over and over again. There's a hand that I can hold
to through each valley and each trial. There's a shoulder that I leaned upon, and as I face another mile, there's a love that I can depend on, and it's fresh and new each day. And with love, my heart is overflowing. That is why I say, and I keep falling in love with Him over and over. Over and over and over and over again. And He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love it with my Lord and I. Falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over. Falling in love with Him over and over and over and over again. Yes, He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love it's been, my Lord and I. Falling in love with Him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love it when my Lord and I falling in love with Him over and over.